Welcome mga boss, mga sir. Ito, nag-overheat ako kahapon. Oh. Kasi yung fan, mabagal na yung takbo. Tumikil na. Tapos umuuga na siya. Oh. Ako kung nakikita mo. So, kailangan palitan natin yung fan. Aalisin natin to. Tapos uusog natin ganun para mailabas natin yung fan motor. Para maayos siya. So, ito na siya, pakinggan nyo. Ayun o. May sabit na. Ayun o. Umuuga na rin. Mas may sabit na. So, bibili tayo ng motor sa auto supply. Canvas natin. Alamin natin magkano. Tapos palitan natin. Ayun o. So, ito pa, naka-order na tayo sa Shopee, no? Ang mahal kasi sa auto supply yung Denso na brand. Toto. Yan, secret na brand na wala naman. Na hindi masyadong maganda kasi yun. So, ito siya, no? Maganda naman yung pagkabalot niya. Tapos, ito siya. So, ayan, Denso din siya, eh. Ayan, Denso din. So, halos pareho lang. So, ang bili ko dito, almost 900 lang. Sa auto supply, 2225. Tapos, yung generic na circuit brand, ano, 18. So, nag-decision ako. Sa group kasi, may mga gumamit natin na ito. Matagal naman na daw. Okay pa din. So, ito Denso brand pa siya. Mas mura pa. So, ikakabit na lang natin ulit dito. Ayan, yung tatlong tornilyo. Tapos yung blade dito. Yung fan blade dito natin kakabit. Supposed to be, pag on mo ng aircon, go on siya, low. Yung fan. Ano natin. Ayan, gumagana na yung fan. Eh. Low lang yan kasi malamig pa. So, ganyan lang tayo dapat na sa aircon. So, okay na. Ito, high speed na yan. Oh. Pinainit ko yung makina, nakasara yung aircon. So, gumana na siya. Ayan, gumagana na siya mga boss, no? Okay na. So, gagawa po tayo ng full video, no? Yung paano talagang paklasin, ano mga kailangan tanggalin para makuha mo yung radiator fan motor. So, yun lang po mga boss, mga sir, no. Winitso ko lang para makatulong at i-share lang kung paano magpalit ng radiator fan motor ng mga sasakyan, lalo na tong Toyota Vios na to. So, marami pong salamat. Sana pa like and pa subscribe po. God bless. Thank you.